Hi guys, magandang hapon. So, meron po kami dito ng isang setup na pinakabago sa BestTracker. May mga accessories, may mga toys, Sir Charles. Sir Charles. So, from Valenzuela. Sir, paano mo na kita na may kagawaan ko dito? Bali kay Sir Reed. Ah, okay. So, napanood kay Sir Reed. Big first team chat out. So, isa sa mga nakapanood ko dito. Sir Charles, pwede mo matanong? Yeah, ano yung ilaw na niisip mo bago ka pumunta rito? Bale, ano, pressurized F-150. Dalawang klase siya, actually, Sir Charles, di ba? Isang may wired, at saka isang wireless. So, mas prepare na Sir Charles yung wireless. So, itong J400 na almost bagong-bago pa, no? So, meron si Sir Charles ng slider. So, napili ni Sir Charles na dito ilagay yung kanyang futurize o yung ilaw. By the way, yung mga big bike pala, no, karamihan ina-advise namin, pinuposition namin, depende kung saan gusto ng customer. Kasi meron dito sa harap, meron. Meron kami yung bracket dito, depende sa kung anong gusto ng customer. So, yung iba, nakataas, yung iba naman, ginagamitan ng bracket. So, dito ngayon, sinusubukan muna natin, papakita natin kay Sir Charles mamaya, kung decided na siya, dito yung pwesto. Okay. By the way, may busina tayo rito. Ito iba, no? Meron tayong board, may Europa tayo, meron tayong Hela, then Tia. So, ang napili naman ni Sir Charles ay itong pinasabi namin. Ito yung kadalasan kasi lahat ng bike ni Race for Speed po na ito ilagay namin. Kung napalala sa gitna. Kasi ito maliit pero masakit sa tenga. Malakas talaga. Especially pag nakalabas. So ito kasi may kita natin, ginagawa po ni Kuya RD, ito sa mga senior technician namin dito, nilalilingan niya na ng wiring. By the way pala, ang pag-wiring po namin dito ay, Sir Charles, wala po kaming pinuputol na wire. So for almost 5 years, yun po yung aming rules dito na wala po kami gagaliway dun sa studio. So ito po, may kita nyo, ginagamitan po namin ng mga shrinkable tube yan, nilalagyan namin ng mga flexible hose, ito binabalutan. Minimake sure namin na hindi siya madadaan sa mga mainit and malinis lang. So, also po tayo dito sa BestTracker premium accessories because gusto namin may bigay sa customer yung best dun para sa kanilang moto. So, ito yung mga option nga pala namin, no? Yung mga ilaw namin line up, then yung mga kusina namin, then some of accessories meron po kami. Ilalagay natin ng Hela yung compact core namin, one of the best seller namin kasi malinis siya, especially sa mga big bike. Masyado siyang minimalist, no? Maganda tignan, hindi nakasira sa forma. So ito, may lalagay natin doon sa stock niya, then ipuposition natin ng maayos. Kung makikita nyo, ito po ay ginagamitan namin ng mga flexible hose. Ginagamitan namin ng shrinkable tube para mas malinis. So halos hindi mo mahalata na may nilagay, no? Lahat po ito ay naka-harness. Even sa ilaw namin at saka sa rutina namin, naka-harness. And we make sure na maayos yung pwesto, walang dinidikitan na may init na mga like radiator or mainit na position like yung tapucho, no? Kasi masyadong mainit yan. So, yun namin tinitignan. Kung makikita nyo, ito yung nakalagay ngayon. Ilalagay namin. Then yung stock ni sir, itatabi na natin yan. Mamaya, ipapwesto natin. Papakita sa inyo kung gaano kalinis yung logo. Salamat. Then meron din siyang special features o yung ito emergency port to test lang. Awal sa atin. Kaya nandiyan na siya sa wireless button, pwede mo siyang gabi. So, then yung kusina, testingin natin. Tapos na po ang pagpapaisaw sa restaurant at sa iyong aming produkto. So far, ayos na ayos.
gusto ko yung service. And nakita ko pulidong-pulido yung gawa ko. Salamat, sir. Thank you very much. Tagasan po pala kayo ulit. Taga-Valenzuela. Valenzuela. Shoutout sa mga taga-Valenzuela. So, kung pupunta lang po kayo ito, we also invite you to wish nyo lang po BestTracker.Ph. So, pupunta po kayo rito sa common room. Maraming salamat, sir. Salamat. Thank you very much. So, sir, dito pakilala ko, sir. Sir Johan, ang cost-person natin na ADP naman yung kanya. Pumimili siya kung ano ilalagay namin dilaw. Then, kung ano i-advise namin na gusto niya para sa kanyang ADP. Tara, pasok tayo sa loob. So, yun. So, papakita namin sa inyo po yung mga line-up ng mga ilaw namin. Naroon po kami nuclear, atom, and future eye. So, katulad nito, ilalagyan din po ng ilaw. So, magdadagdag kayo ng additional ilaw para sa inyong ADB. Nakapili na ba kayo, Sir Johan, ng inyo? So, napili din po ni Sir Johan yung kanyang wireless din na futurized. Yeah. So, of course, meron ng busina si Boss. Dati pa nakalagay PIA. Tama ba, Boss? PIA. So, meron na siyang PIA. Then, gagamitan natin siya ng RM bracket para malinis lang yun sa harapan ng pagkabit sa kanya. So usually pag ADB naman nakaposisyon na yan po, iaayos na lang at ipapakita namin sa iyo kung paano ilalatag mamaya. Okay, by the way sir, taga saan po kayo? Espanya, Sampalo. Sampalo. So saan niyo po napanood or saan niyo nakita bago kayo pumunta sa Facebook? Wow. So nakita rin ni Sir Johan sa Facebook tayo. So mamaya papakita natin sa kanya yung finished product na ilalagay natin na ilaw sa kanyang ADB. Maraming salamat sir. So yan yung kanyang nose, request ni sir, sa baba daw ang dilaw, then puti yung taas, so pwede rin naman puti lang yung taas, then dilaw yung dilaw, combination, alright? Blinker, ito emergency purposes na kasi medyo bawal na mga boss. Johan from Sampalo. Tama sir na? From Sampalo. Sir, niyang kita ng feedback regarding sa location and yung ilaw niya. Malakas mo yung ilaw sa pang-premium. Yan, premium na premium boss. So, thank you very much boss sa pagpunta. Guys, umabol pa, no? Gabi na, time check tayo. Alas 7, galing pa si sir sa 10 Makati. Ab, no? Makati. Makati pa! So galing Makati, pero saan po kayo? Doon po kayo nag-work. Okay, so eto, syempre, nakita niyo yung ating Facebook. Salamat boss, nanonood siya kay Kenji Moto. So nakita ni Kenji, ni sir na nagpa-install si Kenji rito ng bagong motor. Actually, yung motor niya, kahapon lang yan nilabas na may plastic pa. Pati upuan. So, tumakbo rito si sir para install yan ng ilaw, aux light, at saka, of course, yung ating RM bracket. So ito yung RM bracket. Shoutout kay Sir Ronald Monteverde, no? Ang trusted na since 2018, yan na po yung ginagamit nating mga bracket. Sir, onting interview lang, Sir Ronald. So, nanapanood niyo si Kenji Moto, no? Sa channel. Na nakita niyo siya nagpa-install. Pumunta na rin po kayo. Kanina lang siya pumunta. Ito yung mga hindi naman napanood. Kanina niyo lang napanood? Grabe, no? Kanina niyo lang napanood. Sa sabi, RM bracket yun. Tinight niya yung... Yun lang mabas agad. Tapos okay. Kasama na rin yung video ni Kenji. Grabe, very useful at napaka-shoutout kay Boss Kenji, no? So, nung nakita ni Sir, Makati pa yan. Galing siya rito. So, siya yung... Of course, kahit sarado na tayo, nandito pa naman yung dalawa nating senior tech, si Sir Randy sa Kasikalbo. So, accumulate natin kasi masyadong malayo pa sa yung bossing. So, gusto namin yung the best para sa kanyang brand new ADB 160. Which is talagyan natin ng premium RF bracket at saka future eye. Bali mamaya, papakita natin kung ano yung finish product. Gusto yung guys sa Ronald, maraming salamat po sa pagdayo sa amin. So ito po, na-install na ng RF bracket at saka off-light na future eyes. F-150. Ito ay sir naman to. Yung sa taas niya. Ano yung optional? Ang lapad, no? Tabubo. So, lalagyan niya ng medya. So, yan. Para hindi mo makita sa mga kalapad.
Boss, maraming maraming salamat. Thank so, baka may gusto kayo shout out, sir. May gusto kayo shout out, sir. Sa misis ko, hi! Yan. Pabalik na po si Boss Ronald sa bahay nyo sa Makati. So, may bahay din si Boss Ronald. Malawakan. Work mo ba? Makati pala na po work. Yan ang bahay niya sa Malawakan. Maraming salamat, boss. Thank you sa Bipara. Thank you.